guys, welcome to my YouTube channel. This is Kalinga Kuya Potpot Vlog na at meron tayong isang reaction video guys mula po sa latest sa live po ni Kalinga Edo kahapon, Linggo ng hapon, kung saan ay humingi siya ng suggestion no sa kanyang viewers guys. At siyempre, bago tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo. Mega love shoutout po sa ama ng Kalinga na si Kuya Bal Santos Matubang. Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, sampu ng kanyang mga kasamahan. At syempre, mega love shoutout po sa lahat po ng sumusuporta sa buong team Kalingap. Ganon din po no, sa lahat po ng sumusuporta kay Kalingap Edu. Ang Kalingap Edu Global Supporters no, headed by Igor Rotak no. At syempre, ang HC Global Supporters no, headed by Ma'am Julie, Tita Melba of Germany no. Mega love shoutout po sa inyo at sa lahat ng members no. At ganon din po sa lahat po ng individual na sumusuporta sa Tambalang EDC. Mega love shoutout po sa inyo. Isang mapagpalang umaga, tanghali o gabi mga Kalingap. Saan man kayong sulok ng mundo, naroon na way lagi po kayong gabayan ng ating poong may kapal. So ayan guys, simulan na natin ang ating reaction video. Oh, shoutout sa 700 viewers. Shoutout kay Beyonce. Opo, shoutout sa Beyonce. So ayan guys, no, kita nyo naman, no, sinoutout nga ang kanyang katambal na si Beyonce. Shoutout nga. Narinig nyo no, narinig nyo na sa live niya kahapon ay na-shoutout niya agad itong si Beyonce guys. So sundan pa natin ang gaganapan po sa nangyaring live po ni Kalinga Pedro kahapon no? Shoutout, Medagido, shoutout Tita Tatsuki, Kalinga Pedro United fans and Kalinga Pedro solid supporters. Hello po, ang dami ah. Shout out from Rome, Italy, si Marcelina Sale. Yan. Thank you po sa mga nagbigay ng tulong ng birthday ko. Thank you so much. Ayan guys, no, nagpasalamat siya sa lahat ng nagbigay ng tulong na karang birthday celebration ni Kalinga Pedro. At guys, grabe, napansin nyo, marami ng nabubuong grupong sumusuporta kay Kalinga Pedro. Talagang kahanga-hanga naman talaga ang isang Kalinga Pedro. Kaya hindi na rin ako nagtataka kung bakit marami nagmamahal sa kanya. Kaya marami nabubuong grupong sumusuporta kay Kalinga Pedro guys, no? So ayan, so sundan pa natin ang mga kaganapan sa kanyang live, no? Nagbigay ng ng pang gagamitin natin, pang ayuda man yun eh. So ayan guys, so rinig na rinig nyo lahat na pinapaabot na tulong, yung mga nagpapalpan sa kanya ay ito'y kanyang gagamitin no sa bilang pagtulong o pag-aayuda sa mga mai-scout niya at sa iba pang beneficiary niya no. Grabe po talaga ang isang Kalingap Edu guys, ang grabe yung advocacy at dedikasyon niya no, at ang kanyang misyon no sa pagpapalaganap ng advocacy ng ama ng Kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang guys. So kaya nga talagang na-adapt niya talaga guys. So sundan pa natin. Saka yung nag-sponsor kay Beyonce, thank you so much. Kay Kuya Lito at saka kay Tita Promrom, si ano, Elena Rubio. Asuncio. So ayan guys, no, at no, hindi niya pa rin nga kinalimutan pasalamatan din ng mga nag-sponsor po kay Beyonce, no, nung no, si Sir Lito ng G Group at si Tita Prom, no, si no, Ma'am Elena Rubio po ata yung guys na talagang ano na nagbigay po ng cash assistance para sa planong pagpapabrace po no sa ngipin po ni Beyonce guys. At talagang pinagpapasalamat po yun ni Kalinga Pedro guys. At yun po ay narinig natin guys so, sa nakarang vlog po ng EDC Part 12 kung saan talagang no halos pa kukumpleto na no ang budget para sa pagpapabrace po sa ngipin ni Beyonce. Pero ano ay hindi pa yun na priority din ni even na ni Beyonce guys no, gusto niya talaga yung para sa pamilya niya guys no. So kaya grabe kahanga-hangang bata naman din si Beyonce guys. So at talagang kitara niyo, rinig na rinig niyo sa live po ni Kalinga Pedro na talagang pinasalamatan niya yung mga nag-sponsor po kay Beyonce guys. So ganun siya ka-supportive kasi alam naman niya kung gaano ka-supportive po si Beyonce sa kanya guys. So sundan pa natin. Kabangon, shout out kay Ate Lydia Navida, ayan, shout out po. Yan, Arellano, Ana Marie Diaz, shout out kay Tita Ana Marie Diaz, yan. Shout out sa lahat. Yan. Mayla, what else? So, shout out dito sa ay ano sa tagpong to ay talagang binabasa niya 'yung mga comment no. Talagang sina-shout out niya lahat ng
kanyang mababasa, no, ay no, nakikita niya sa comment section na sinashoutout niya, guys, no. Although alam natin minsan, guys, no, yung iba hindi na sa shoutout kasi, guys, talaga pag sobrang dami ng nagko-comment sa kanyang live, eh, talagang mabilis ang takbo ng comment sa ng mga live chat, no, sa kanyang comment section. Kaya, no, sa mga hindi po minsan na sa shoutout o hindi nababanggit ang kanilang pangalan, huwag po nga magtatapo kay Kalinga Pedro dahil ginagawa din po niya ng paraan lahat, no, para ma-shoutout kayo at mapansin yung mga comment nyo sa kanyang mga live. So, sundan pa natin, guys. G Group. Siguro this coming week, bubisitahin ko si, ano, si Joby. Kailangan ta, matagal na yung huling vlog kay Joby. Hindi ko na nasundan. So, ayan, guys, no, at ayan, no, sinabi niya rin dito or nabanggit niya rin na bibisitahin niya yung isa niyang Kalingap Edu beneficiary na si Joby, guys, kung saan ano, medyo matagal-tagal na rin po talaga na hindi niya ito na babalikan o nabablog ulit, guys. So, at yung huling vlog niya, grabe, no, viral po talaga yung si Joby. Kaya lang, ito nga, siyempre sa dami po ng naging activities, no, itong mga nakaraan yung linggo, guys, no, yung lalo na yung pagpunta nila, no, sa Hong Kong. Kaya po talagang medyo no, ano, no, marami siyang workload na aasikosin itong darating na linggo. Kaya talagang ayan, at agad niya sinabi na isa sa mga kanyang babalikan o pabibisitahin po ang kanyang beneficiaring si Joby, guys. So sundan pa natin. Shout out kay Tita Lydia, yan. Ingat, ano, stay safe. 5 times ko pinanood ang NC Part 12. Sulit talaga. Salamat po at nag-enjoy kayo. Ayan. Ayan, guys, no, talaga ngayon, no, may nabasa pa siya na nag-comment na sobrang ano, nagpapasalamat siya at nag-enjoy ang mga supporters sa naging resulta po ng Part 12. No, grabe naman talaga ang kilig na binigay nito. Ito yung talagang inaabangan po ng mga taga-suporta, no, ng Tambalang Edgy at taga-suporta po ni Kalinga Pedro, guys. So ayan, no, nagpapasalamat po siya ng buong puso, no, si Kalinga Pedro sa lahat po ng nakapanood po ng Part 12 po ng Edgy, guys. So sundan pa natin. Yan. Ano po ba ang dapat kong gawin para hindi na mahiya si Beyonce? Nahihirapan ako, eh. Ayan, guys, no, nagtatanong siya sa kanyang live comment, no, sa kanyang mga viewers kung ano ang magandang gawin, no, para hindi na mahiya si Beyonce, guys. So ayan, no, narinig nyo, naghihingi siya ng suggestion, guys, sa kanyang live, guys. So sundan pa natin. Shout out sa lahat ng mga viewers. Yan, kami Tita Gina. Gumising na. Oy, Ma'am Elena Rubio, thank you so much po sa ano, sa sponsor nyo kay ano kahapon. Jessie Ray Mike's Vlog, congratulations again for sa bago mong purpose. Opo, magagamit na natin yan. Medyo marunong na ako ng konti. Yes, so nakakapag-drive naman ang... Ayan, guys, nakita naman natin na ano, mabilis ang improvement, no, kanyang pagpapractice mag-drive, no, ng four wheels, guys. At nakita naman natin sa mga ibang vlog po ng K-Boys, guys, no, kung saan di sa upload po ni Dr. Love saka ni Redsin, guys, na medyo malaki na improvement ng ano, sa pagpamaneho po ni Kalinga Pedro, guys. So sundan pa natin. Agal. Pero at least nag-ano, nakaka nagagamit na. Ano daw? I-date mo siya para masanay sa'yo. Pwede, kaso may pasok yan, eh. Ayun, guys, no, narinig nyo, no, may nag-comment na i-date mo siya, no, para masanay. At agad namang sinagot to ni Kalinga Pedro na pwede naman, ngunit ngayon nga alam, medyo ano ngayon ang schedule, busy ang schedule ni Beyonce. Siyempre, alam naman natin na pasok. At pero sa tingin ko, posibleng gawin niya yan. At tulad ng sinabi rin ni Dr. Love, no, sa vlog po ng EDCA, posibleng sunduin nga rin niya, no, if ever, no, na magkakaroon siya ng maluwag na schedule o oras, no. Posible niya itong sundin, guys, no, para isa rin to para masanay siya mag-drive, ganun din. At tulad ng sinabi nga niya dati, no, doon sa nakaraang vlog nga, nung nilabas niya yung sasakyan, eh, kung sasakay nga daw si Beyonce sa kanya, no, pag marunong siya mag-drive, which is, agad naman na, di ba, tumango si Beyonce, at basta ipagpapaalam lang sa magulang, guys. So, ayan, so, sundan pa natin. Kaso, ano, kailangan ko ng ano,
Kailangan ng... Wala ako maisip na idea. Ayun, medyo na mental block sa ano. So, at ano, kung ano talaga yung gagawin niya, no? Kung anong gagawin yung paraan para masanay nga po at maalis yung hiya po ni Biense. Which is, I think naman, unti-unti na namang nag-stand out do si Biense, no? At nakikita niyo eye-to-eye contact nilang dalawa sa nakarang vlog po ng EDCA. Talagang medyo nag-improve na po, guys. Kaya talagang grabe ang kilig po na idinulot ito sa lahat po ng sumusuportar sa Tambalang EDCA at sa lahat na nagmamahal din po kay Kalinga Pedro, guys. So, hanggang dito na lang po ang ating reaction video, no? Maraming salamat po, no, guys. At kung gusto niyo po mapanood po ang muli po itong nakarang live po ni Kalinga Pedro, ay guys, ay puntahan niyo po, no, sa kanyang YouTube channel, no? Kalinga Pedro official YouTube channel. At siyempre, huwag niyo na po i-skip yung ads para mas makatulong kayo sa adhikain po ni Kalinga Pedro, guys. So, hanggang dito na lang ating reaction video. Bago tayo tuloy magpaalam, ay mag-shoutout po muna tayo. May kalab shoutout po, no? Kay Kalingap Mari Pineda, kay Kalingap Emerita Sario, no? Marcel Cantero, Sheila Divina Bueno, no? Shirley Quina, Ma'am G. Soleño, no? Kay Tita Mercy Fernando. Siyempre sa mama at papa po ni Biense na nagpunta nung nakarang premiere ko. Maraming salamat po, ma'am and sir, no? Mag-ingat po kayo lagi po, no? At siyempre, sa lahat po ng mga members po ng Karepa 2024 headed by President Virador, mega love shoutout po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po ang ating reaction video. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po nating reaction. There's a vlogger named Kuya Papak, spreading good vibes, giving all he's got. With a camera in his hand, he hits the road, capture moments, sharing stories untold. Kuya Pot Pot, he's the one we adore, bringing smiles. He's got so much more in this crazy world. He's a radio.